Hello everyone, mga rocks fanatics yan. And welcome to another Rocks Vlog. And today, or this week, mag-upgrade ako ulit ng aking mga items. So last week, itong wand ko from 120 na level, napa 140 ko siya eh. So that's 20 levels in one week. Ibig sabihin, for this week, there's a possibility na yung muffler ko tsaka armor na yung dalawa kong unang target for this week, possible na mapa-level 70 ko silang dalawa. And sa mga bago kong viewers dyan, bakit upgrade yung inuuna ko? Kasi kung titignan nyo yung inyong smelting, di ba? Papunta na ako ng level 7 and ang mangyayari kasi kapag na-max ko na yung upgrades ko ng tier 5, which is 140 sa weapon, 70 sa armor, 35 sa accessories. Titignan nyo, ang next na is smelting level 8. So, sobrang tagal na journey yan from level 6. Ngayon, papuntang level 8. So, napakatagal yan. And ayoko rin naman nabilhin yan kasi mahal yan eh. Mahal pa yan sa ngayon, di ba? So, therefore, kapag na-unlock ko na yung aking max upgrade, tier 5, di ba? So, puro enchantment na lang at refining yung susunod kong gagawin, di ba? So, kung ganyan, di ba? Masyadong mahal pa yan. Kasi remember, before, itong mga to dati, binibenta ko to, 20,000 plus na crystal eh. Hanggang sa ganyan na lang yung price nila ngayon. So, ibig sabihin, itong mga to, bababa pa yan siguro below 10,000. And sa tingin ko, baka doon na yung time na kahit hindi ko sila smelting, pwede ko na silang bilhin. Pero at this current na crystal na presyo nila, malabo yan na bilhin ko. So, yung time na yon na habang inaantay ko yung bumaba yung price nila, puro enchanting tsaka refining yung gagawin ko during those times habang unti-unti ko na rin na ginagapang yung aking smelting level. Okay, so i-claim ko muna yung aking profits last week, di ba? So, pagdating ng Friday, hindi na ako nag-claim eh. Para pagdating ng Monday, sulit yung or ma-minimize yung tax, di ba? Then, isang bagsakan na upgrade na lang. So, ito yung mga binibenta ko sa mga nagtatanong lagi. Pinaka-common is yung Frontera Enchant, di ba? So, nag-gather ako. Then, binibili ko yung Muspelin. Then, ako na yung nag-smelt, then benta. So, meron ako ngayong 500k. And may mga binabenta pa ako dito eh. Then, of course, mayroon pa akong bibenta for this week. So, magkano ba yung budget para makapunta ko sa level 70 na armor, di ba? So, for 10 levels, kailangan ko ng 40, di ba? 10 times 4, di 40. Pero usually, mag-fail yan ng twice or thrice. So, ta times 3 mo pa to. So, 2 to 6 times 3, more or less around 600k yung gastos per 10 levels ng armor. Di ba? Maliban na lang kung suswertehin ako, di ba? So, yun yung magiging basis ngayon. Okay, so, bale, bibili muna ako ng 40 na piraso, di ba? Initial. And then, meron pa rin naman akong mga nagawa dito last week na pangdagdag. Then, kung ano yung kulang later, bibili ulit ako. Ngayon, bakit ulit ako hindi ako mag-smelting? So, tignan natin ah. Kasi, makatipid daw eh. Kunyari, bumili ako neto, 3 piraso, 2-4. Pag bumili ulit ako, din ako neto, 12. So, 2-4 plus 3-1, di 5,400 na yon, di ba? So, ang presyo dito ngayon is 5,600. Ang problema dyan, gagastos ka ba ng 10 stamina? Yung 10 stamina na yan,
magagamit mo pa yan pang gather eh. Then, syempre, mabibenta mo pa yon yung nag-gather mo na yon. And of course, meron ding RNG factor dyan. So, kahit nagtipid ka lang nagtipid dyan, kung malas ka talaga, di ba? Wala rin, di ba? So, ayun, bibili na lang ako, di ba? Magpapakahirap pa ako mag-compute, di ba? So, bibili mo na ako ng 40. Okay. Tanggalin ko muna, ba mali to, ba mabili ko. Okay, so ano ulit yung ginagawa ko pag nag-upgrade para sa mga bagong viewers? Bale, after kong pumalo, bumibila ako ng 3 seconds. And then palo ulit hanggang sa mag-success, then change channel. So yun lang. Okay, upgrade road to tier 5. Awakening, let's go. 1, 2, 3. Uy, swerte ka nga naman. Pumasok agad. One, two, three. Uy, ano yun? Swerte ah. Okay. 1, 2, 3. Utik na yan. Mukhang binabawi niya. Binabawi. One, two, three. Uy, putik. Binawi niya. Walang yang ano talaga to. Ganda na lang paniwala. Binawi niya. So, 1, 2, 3. Putik. Yun yung mahirap kapag every nagsasucceed lang siya every tatlong palo, di ba? Medyo mapadagdag ka ng budget. So ilan na ba to? Level 66, kailangan ko ng 4. So 4 times 4 16. Di ba? So yan ako na nga. Titira lang ako ng 50,000. Diba? Anyways, papalo din naman ako ng armor this week. Sagad ko na. So, mabibenta naman yung ano ko mamaya eh. Yung frontera enchant ko. So, sasagad ko na 56k. So okay na yan, may matitirang ano 50,000 panggawa ng another set of frontera enchants mamaya, di ba? Pag ginamit ko na yung stamina ko. Okay, so change channel pala ako. So pag nag-upgrade kayo, wag pa isa-isa, malulugi kayo. Kailangan sinusundan nyo lagi yan. 1, 2, 3. Uy! Nice one. Thank you very much. 1, 2, 3. Uy, putik ka talaga. Tingin naman ako ng ano, yung pangalawa pa lang success na, di ba? Laging sa pangatlo. 1, 2, 3. Okay, so last one. One, two, three. Okay. So, ayun na. Level 70 na. So, ilan yung nadagdag na HP ko? Ayun na, 451. So, 26K. Ano to kanina? 425K. Dagdagan ako ng 25K na HP. Then, tumas din yung aking defense. So, susunod ko na on the next few days. Hanggang Thursday is itong armor ko for defense and MDF, di ba? So, nagpapakunat ako ngayon. And ayun lang guys, so madali lang mag-upgrade eh. So, I think mga ano pa siguro this week, eto next week, tong dalawang to. So, more or less mga 2 to 3 weeks ano na to, T5
tier 5 upgrade na yan. And ayun lang guys. So F2P to. So madali siyang mag-upgrade, yun yung dapat inuuna talaga. As in F2P. Diba? Dahil sa reason na sinabi ko kanina. And ayun lang guys. See you on my next upgrading session. Thank you and bye-bye.